life is flowing with milk and honey. Sabi doon, bago natin marating ang breakthrough, higante ang ma-i-encounter natin. Pero, ang ating kasama ay mas malaki sa higante. Alam mo, desperado kami, Lord, na ma-encounter ka. Wala po kaming ibang desire, Lord, sa buhay namin, kundi ang ma-encounter ka. Kapag ma-encounter ka namin, Panginoon, anumang trials, anumang persecution, anumang takot, ang aming makakasalamuha, hindi kami maaapektuhan, sapagkat ang breath na ito, ang life na ito, ang mananahan sa amin habang kami naririto sa mundong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa araw na ito. Mag-glorify ang pangalan mo, Panginoong Jesus. I-glorify mo ang pangalan mo. Parangalan mo ang pangalan mo
sa iyong abang lingkod. Dalain ko, Panginoon, in-acknowledge ko, God, that apart from you, I can do nothing. Lord, wala akong katalinuhan, pero humihingi ako sa iyo, Panginoon. Sapagkat ayon sa salita mo, ay sino mang may kakulangan sa karunungan, humingi lamang kami sa iyo. Sapagkat ikaw ang kasaganang nagbibigay na hindi nanunumpat. Punuin mo kami ng katalinuhan sa araw na to. And may the Spirit of God will rest upon us. And wherever we open our mouth, words will be given to us. So that we will firmly make known the mystery of the gospel. Salamat, Panginoon, habang ninanangnam namin ang iyong mga salita, Panginoon, nanampalataya kami, yung mga anghel, bawat isa sa amin, tatapikin kami. Bawat isa sa amin, i-deliver according to your will, i-deliver mo kung anong nais ng mga anak mo sa araw na to sa pangalan ni Jesus. Sanina pa lamang, Panginoon, naramdaman namin ang kirubim mo, narito na ang mga anghel mo, ang breakthrough angel, ang healing angel, restoration, sa pangalan ni Jesus ay narito na sa kalagitnaan ito. Victory is ours, O Lord. Victory is our, O Lord. Victory upon victory. Breakthrough upon breakthrough. Revival, arise and shine. For the light has come, and the glory of God rises upon us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa Proverbs 18:21, unahin natin to. Sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Yung kapangyarihan ng dila natin, mayroon tayong kapangyarihan, negative and positive. Usually, nasasabi natin, aminin man natin o hindi, aminin nyo man o hindi, usually, nasasabi natin, o kayo na nagsabi, kapag negative ang nasasabi natin, alam na natin, binubuksan natin ang doors of devil, doors of enemy. At yung death na sinasabi, pumapasok ito sa atin. Ito ang pinagmumulan na mamatay ang ating souls, na mamatay ang lahat mga kaugat-ugatan natin. Minsan pag may nagsabi sa atin, ang pangit mo. Diba, nalanta-lanta tayo, nalulungkot tayo. Yung punong-puno ka ng sigla na nanghina ka kasi pinagsabihan tayo, ang pangit mo. Pero pagsabihan tayo, maganda ka. Sus, yung tainga tumayo. Kahit hindi totoo, diba? Diba, sinong agree doon? Kapag sinabihan tayo maganda, kapag sinabihan na natin, anak natin, ang talino mo, anak. Pero sa totoo lang, opposite nun. Pero yung anak natin, gumagawa ng paraan para tayo'y mapasaya. I-declare natin ang positive. Kapag nag-declare tayo ng positive, bubuksan ang positive ways din sa atin. Si Lord mismo, ang mga angels mismo ang magdi-deliver nito sa atin. Kaya lagi nating babanggitin sa ating mukha, sa salamin, ikaw, Rachel, pabata ka ng pabata, paapoy ka ng paapoy, paganda ka ng paganda. Itong wrinkles na ito, mawawala, maamis na lang. Pagtingin sa langit, wala na yung wrinkles, wala na yung tigyawat kasi diniklear natin. Lalo na sa mga nanay, sinong nanay dito? Sinong tatay dito? Yung single mother, nanay at tatay siya. Kaya mapalad kayo. Alam mo, kayo ang mga malalapit. Pangalawa lang kami. Kayo talagang nauna. Kaya in-encourage ko sa mga single mother, mahalaga kayo. Valuable kayo sa tingin ni Lord. Kasi yung role ng asawa niyo, kinampanan niyo pa. Na dapat sana, ano tayo? Princess tayo sana, i-queen. Reyna tayo sa bahay, reyna ng kusina. Pero dahil nagkapalit ng mukha yung ating tigasin, sila yung reyna. Pero balik ka rin natin pag-uwi natin. Lubong, ako naman reyna, ikaw naman ngayon ang hari. Amen! Hallelujah! Praise God! And those who love it will eat its fruit. Kakainin natin kung ano yung tinatanim natin na maganda. Nakita man ito o hindi, aanihin
mo ito. Kapag nagsabi ka ng maganda, nakita at narinig man ang sinabihan natin, aanihin din natin ito. Sapagkat darating ang panahon, haharap tayo sa judgment. Doon sa trono na kung saan, nakaharap tayo sa ating King of Kings, the Lord of Lords. Sasabihin niya, mayroong nag-dream sa taga Saturday. Sabi niya, nag-dream siya, si Lord, nakita niya, nakatayo. Yung sinitrate na niya ang tupa at ang kambing. Saan tayo doon? Tupa ba tayo o kambing tayo? Tupa. Harinawa. Lahat tayo tupa, imid. Ngayon, kambing tayo, Lord. Sorry kung naging kambing kami. Kasi bakit kung naging kambing, nagmumurmur tayo. Pag inuplosan tayo namin, you can list, you can clean, everything. Tapos nakita natin yung sahib, you make the floor always dirty. Para tayo pa yung amo, o nakatawa tayo. Nagmumurmur tayo, alalahanin natin, anihin natin kung ano yung sinasabi natin. Kaya mag-declare na lang tayo ng maganda, itong amo ko, masungit man siya, pero pababaitin mo siya, Lord. Hilipuin mo siya. I-anoint mo kayo ng cooking oil sa kusina. Anoint mo yung una nila. Lord, pag natulog ang amo ko, ipaalala niya yung long service ko. Ipaalala mo yung kabutihan ko na ginawa. Bibigyan niya ko ng bonus sa birthday ko. Bibigyan niya ko ng cake. Itadali niya ko sa Ocean Park. Itadali niya ko sa Disneyland. Ganun. Yun ay nag-declare tayo ng pasite. Itong lokong ko, kaliwa na kaliwa, magbukas, kakanan naman siya. Diba? Sino may lokong na kumakaliwa? Wala naman, diba? Wala. Mayroon nga nagsabi, sabi niya, please pray, nakita niya yung pastor, please pray for me. Sabi ng pastor, what happened to you? Nothing, pastor. So, why you ask me to pray for you? Nothing, pastor. But, you pray for me. Ayaw niyang banggitin. Kasi hindi niya binabanggit kung ano'y nararamdaman niya. That's right. English yun, ha? Anong nangyari sa angaw? Bakit English ako? Mali pa yung grammar. Hallelujah. Proverbs 18:21. Punta tayo sa Psalms 103:20. Meron ba kung nabigay sa'yo? 103 verse 20. Layata, nalimutan ko yun. Sa Psalms 103, basahin ko na lang kung wala. Sa Psalms 103 verse 20, ang sabi dito, bless the Lord, you His angel, mighty in strength. Yung angel na naka-assign sa word ni Lord, they are mighty in strength. Amen. Mighty. Pag sinabing mighty, ano yung mighty? Ano pa? Pag sinabing mighty, mighty lang, hindi almighty. Si Lord lang ang almighty. Pero mayroon na sa Bible, mayroon na sa YouTube, siya daw ang Almighty. Kaya tayo, alam niyo yun kung sino ang tinutukoy ko. Walang ibang Almighty. Si Jesus lang ang Almighty. Si Jesus lang ang pangalang ibinigay dito sa lupa. Walang maliligtas kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. He is the way, the truth, and the life. Walang iba, walang Almighty na dito sa lupa. Si Jesus lang, si Holy Spirit lang ang Almighty. Kung nakikita nyo, ang mga weak, nagiging weak, naging sobrang weak, nababasa nyo sa Bible, sa, nakikita nyo sa YouTube, yung kinatay, kinain pa, niluto at tinain pa, ano yun, anak niya, or kapatid niya, or ano? Sobrado, di ba? Kaya we are in a last days na talaga. Kaya pagbutihin na natin ang ating paglilingkod, sabi niya, mighty in strength, who perform His word. Mighty, malalakas ang mga anghel na nagbabantay bawat word na binabanggit natin every minute, every hour. Malalakas ang mga anghel na nag-aabang ito at gagawin ito sa atin. They are mighty. Kaya maging matalino tayo sa ating mga sinasabi. Pag sumakay tayo ng tram, haba-haba ng tram na sinasakay ko, end-to-end na yon, ni-enjoy ko. Mayroon ako mga naririnig na balita, magagandang balita. Dito sa kabila, mayroon ako naririnig na mga bad news. Uy, si ganito, na-terminate, na-knockout daw. Nalungkot yung espiritu ko. Dito naman sa kabila, uy, alam mo si ganito, imposible yung nangyari sa kanya. Natuwa ako doon. Imposible yung nangyari sa kanya.
nagbabiyahe tayo, kung mayroon man tayong kausap, maganda na ang pag-uusapan. Kasi alam mo, yung mga nakakarinig, mai-encourage. Kasi nga, meron siya, uy, miracle yun ha. Miracle! Pag binanggit natin ang miracle, lalapit talaga yung espiritu ng miracle. Uy, nagpo tayo kay Nora! Sabi niya, magkaroon ng miracle! Amen! Hallelujah! Mapalad ang mga may mga pananampalataya ngayon! Na mayroong miracle na matatanggap! Miracle will locate us today! Testimony will locate us today! Woo! Hallelujah! Sino kising? Amen! Hallelujah! Sa Acts, sa Jack 3:8 muna. Sabi ko sa iyo, mixing lang to eh. Tapos si Apa, selot niya mahaba. Sa Acts, sa John 3:8 mo na dinabi. Ah, ito na. The wind blows wherever it places. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Sunod dinabi doon sa Acts. Yung binanggit kanina, Ate Jane. Sa Acts 2:1-4. Sa Acts 2:1-4, sabi dito, Acts 2. Ay, hindi mo, sorry. Ako na lang, usahin ko. Sa Acts 2, uy, namulog tuloy. Sa Acts 2:1-4, sandali ah, usahin ko. Sandali lang, bisan mo lang to. Parang king ko eh. Sa Acts 2:1-4, ang sabi dito, sa Acts 2:1-4, sabi dito, na sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit! Alimoy, habunot ng malakas na hangin! At napuno nito ang bahay na kinaroroon na nila! May nakita silang wari mga dilang apoy na lumalapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Sino may desire nito? Sino may desire nito? Sa, balik tayo sa ating text. Si Adan, nung pinorm siya ni Lord, siya ay nagmula sa dust. Kaya sino natatakot mamatay? Walang naging bato dito, ha? Yung mga naging bato lang, pinapatayuan sila monumento, sila si Rizal, pero hindi sila yon. Pinagawan lang sila ng kahawig nila. Kaya kung may takot tayo, kung takot tayo mamatay, kailangan natin ang deliverance. Kailangan natin si Yes, natin pa at makilala si Jesus. At kapag nakilala natin kung sino si Jesus, kung anong ginawa sa atin ni Jesus, hindi tayo mamamatay. Matutuwa pa tayo, sapagkat doon wala nang magnanakaw, doon wala nang manunuya sa atin, doon wala nang pekate, wala nang hirap, wala nang hospital, wala nang department store, wala nang utang, wala nang magagalit sa atin, sapagkat mamumuhay na tayo ng perfecto doon, sa lugar na pinaghahandaan sa atin ng ating Diyos na si Jesus. Hallelujah! Balik tayo kay Adan. Nung si Adan ay finorm, naging tao siya, pero nung makita ni Yahweh, ano, wala siyang hininga. Saan siya hiningahan? Sa tenga ba? Sa tuhod? Sa siko? Sa dibdib? Saan siya hiningahan? Talino nila nag-aaral? Ala eh, gagaling. God. Hiningahan siya ni Lord sa ilong. Ano, paano ba kayo maghinga? Ngayon? Sige na, magkaamoy yan na. Paano hiningahan niya si Adan? Karoon ng buhay. Tapos ano sabi kay Adan? Punuin mo ang earth. Multiply daw. Multiplication, addition. Walang subtraction and... sabi niya, punuin mo ang mundo at kalatan mo ang buong mundo. Binibinigyan siya ng kapangyarihan. Kaya naman, nung hiningahan siya ni Yahweh, yung espiritu na hininga sa kanila ni Yahweh, sa kanya ni Yahweh, nagkaroon ito ng katalinuhan. Kaya naman, nakayanan niyang lagyan ng pangalan ang mga panghayop. Kung ano yung prinapisi niya sa hayop, kaya naman mayroong mga hipopotamos. Diba ang hirap noon? Spell niyo nga yung hipopotamos kung kaya niyong spell. Kamer na lang, madali pa. Pina lang, madali pa, may honey pa.
Panginoon, tingnan mo, nagkaroon ng established. Ang sabi sa Job, sabi na doon kung ano yung you shall decree a thing and it shall be established. Kaya kung ano dinideklara mo sa buhay natin, sa buhay mo, sa anak mo, ang anak mo magiging doktor, magiging abogado siya, makapagtapos sa pag-aaral, hindi siya mag-aasawa muna, hindi siya makakapagpagkada ng mga pangit, hindi sila magpipinta ng mga cocaine, mga drugs, hindi sila sasali. Maririnig yun niya mga angel kung ano dinideklara nyo. Sabi ni Yahweh, ayan, si Yahweh, declare na declare, puntahan mo na, baka magbago isip. Kaya naman, hindi lang hayop ang pinalanganan ni Noe. Siguro pati halaman, hindi lang binanggit doon. Kaya natin natatawag na Nara. Diba? Grabe yung may mga scientific pa yun. Tingnan nyo sa mga science. Diba ang hihirap ng mga scientific name? Ganon katalino si Adan. So, kung ganon katalino si Adan, ganon din tayo katalino. Tingnan mo, sabi ng amo natin, ganon bang katulad mo? Pwede bang mahal na katulad mo? Aba, nag-iisa lang ito, ma'am. Diba? Nag-iisang Ate Presi. Nag-iisang Anani. Nag-iisang Ate Glo. Hanapin mo man ang buong mundo. Kung may makita ka pang kapanis ni Ate Glo, medyo kahawig-awig lang. Pero wala talagang kapanis yung ilong. Diba? Maaaring may mga kahawig-awig tayo. Yung kambal nga. Nagtikitin mo yung kambal, mayroon talagang pagkakaiba. Amen. Agree kayo? Naman ako kambal, pero kayo, magkakaroon kayo ng kambal. Kambal sa pagmamahal. Kambal sa pagpapala. Double portion of anointing. Fresh anointing that comes from heavens alone. Doble. Doble ang pabor. Doble ang plus. Doble. 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 Mapapapapapapapapahaya. Praise God. Ala, hindi pa ako nag-umpisa. Introduction pa lang yun. Ano ba yung apat na po na winds? Ano ba yun sa palagay nyo? Aleluya! Yung apat na winds, dalian ko na, north wind, ano pa isa, east wind, west wind, and south wind. Yung north wind, ito yung, ano yung ibig sabihin ng north wind nga? North wind. Hiningal tuloy ako. Hiningal. Hallelujah. North, asan ka na north? Ayan. North, it brings the presence of God. Yung north wind na ito, ito yung nagdadala ng presensya ni Lord. It bring healing. It bring liberty. It brings deliverance. Kakaiba ka! Sabi ng amo natin noon, nung una kong katulong ang dumi ng bahay ko, ngayon, dumating ka lang, humintab! Amen! Kakaiba ka! Amen! Masipag ka eh! Amen! Higit lalo, naroon sa iyo si Yahweh! Ang presensya ni Yahweh! Isaiah 11 to! Ito yung mananaan sa atin! May the Spirit of God will rest upon you! The Spirit of wisdom and understanding! The Spirit of counsel and of power! The Spirit of knowledge and the fear of God will rest upon us. Kapag mayroon tayong fear, matatakot tayong gumawa ng mga pangyan. Matatakot tayong mga liwa. Kaya ipamilitate niyo ito sa amon niyo, sa asawa niyo. Sa asawa pala natin, bakit ba dinideny ko may asawa ko? Asawa natin pala. Para magkaroon sila ng takot. At takot, agawa. Asama. Mga, kasi kayo eh, mga, tawag ito. Tawag nito, gising na gising. Hallelujah! At ito ang pinakamaganda na makikita sa atin kapag ang Espiritu ni Lord nasa sa atin. Favor! Amen! Favor! Declare natin itong Spirit ito. Favor! Kahit hindi tayo kilala ng tao, ililibre tayo sa restaurant. Amen! Hindi tayo kilala, sino ka? Pumipila ka lang doon. Ang sabi niya, babayaran ko ang uorderin ng babae yun. Pa! Ma-amaze ka na lang! Ang mahal-mahal nun! Bakit na ako ililibre? Hindi ko naman siya kilala. Dahil ano nakita niya sa'yo? Ang presensya ni Yahweh! Nasa sa'yo! At nasa sa akin! Yun yung makikita sa akin. Yun yung ma-recognize sila. At higit pa, mayroon tayong magnetic anointing!
tulog. Ibig sabihin, higit pa sa bakal ang nasa sayo! Gold! Diamond! Pearl! Sino bayari nun ang ating Diyos na nag-create sa ating karapatan niyang pagpalain tayo? Kasensya na kayo, ha? Wala namang magagalit kasi, ano eh. Ito! Hallelujah! At ito ang pinakamaganda. Word niya, sabi niya, anyone who call on the name of the Lord will be saved. Yes. Ito, living testimony, nangyari July 31, 2018. Sino nakakapanood? May nagkaroon ng plane crash sa Mexico. Pasensya na, duman kasi ako sa Mexico. Nangyari nung July lang. Tapos yung aeroplano, nagkaroon ng trouble, gumigiwang-giwang na, yung nag-YouTube, wala ng picture, kasi tumilim na, halos, siguro kung ano nangyari, alam nyo naman kung ano yung, di ba nagro-roll siguro yun, kung ano na nangyari, ang narinig ko na lang doon sa YouTube, sigawan, hiyawan, at wala akong narinig doon, doon ako nayanig, doon ako kinilabutan. Ito sabi ko sa inyo, mayroong isang Kristiyano na nakasakay sa eroplano. Everything, they are saved. Amen. Lahat, lahat ng sa eroplano. Naroon ka, naroon ako. Mayroong isa, sabi ko sa inyo, sa bahay, mayroong isa nagtitiwala. Lahat ng nasa bahay natin, maliligtas dahil sa'yo. Amen. Yung eroplano yun, nagkaroon ng plane crash, sumigaw ang Kristiyano yun. Jesus! Doon ako kinilabutan dahil tinawag niya ang pangalan ni Jesus. Word yun. Sabi niya, anyone who call on the name of the Lord will be saved. Hindi lang siya na saved. Lahat na nasa aeroplano. They are saved. Minor lang ang injuries nila. Ganon ka-powerful ang pangalan ni Jesus. Kapag binabanggit natin, kaya huwag tayong magalinlangan na magtiwala sa ating Diyos. Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are the carrier of God's presence. Bahaya. Sa Proverbs 23:25, shortcut ko na lang, basahin nyo na lang sa bahay nyo, yung ibig sabihin ng salitang ito, it rephrases rain. Uulan, magre-refresh sa atin ang ulan. Ano yung simbolo ng ulan? Pag umulan, lahat ng dumi, maalis. Pag umulan, lahat ng mga tigang na lupa, lumalambot. Pag umulan, mayroong vegetation, mayroong flowers na nagbo-bloom at nanampalataya ako. Bago magtapos ang 2018, lahat tayo mag-bloom! Mayroong buhay! Kapag umulan, nabubuhay, makikita natin, mapapansin natin ang lupa. Kapag inulanan, yung lupa, lumalambot, bas na mamasa-masa, nagmumoist-moist, at sumunod na araw, mayroon ng umusbong, mayroon ng buhay na tumubo. Gayon din sa atin, kapag tayo'y naambunan, kapag tayo inulanan ang presensya ni Lord, aambun sa atin ang mga bagay na hindi natin makalain. He is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to your power that is working in us. Iniisip mo palang, granted na kay Lord, hindi pa nagtapos ang ating panalangin. Sinagot na ang panalangin natin. Ganon siya kaaway, ganon siya kahapag. Kapag naramdaman natin, mayroon na tayong spiritual dryness, kailangan natin mag-refresh. Kailangan natin magpapad sa presensya niya. Kailangan natin ng ulan upang sa ganun ma-revive ang ating espiritu. Spiritual dryness na kung saan kapag tayo nagpabasa ng Bible na ako ay isang chapter pa lamang natutulog na tayo. Kapag tayo'y nananalangin, konting panalangin pa lamang, wala ka na magawa dahil mabigat na ang mata. Ibig sabihin, spiritual dryness. Nagsasalita man ako dito, pero lumilipad ang isip. Kaya pag kinalapit ng kanyang katabi, ha? Spiritual dryness, walang conviction. Walang compassion. Kapag nakita natin ang kapwa natin,
awa. Kapag wala tayong awa, hindi, kaawa-awa na tayo. Kasi wala na yung conviction sa atin, wala na yung conviction na kung saan magpahayag ng salita ng Panginoon na dapat sana naligtas siya, o na-save siya, o nagumaling siya. Kapag tayo'y sumunod sa udyong ng Banal na Espiritu, sumunod. Bilisan ko lang. Sunod. Hallelujah. Meron pa pala kong i-testify. Kapag dineclare natin ang life, lahat, sabi ko sa inyo, yung ibon nga, kung ang tao ay mahabagin, doon ko makikita, kahit na pala mga hayop o halaman, mahabagin talaga ang tao. Doon natin makita yung kagandahan ng loob pala sa kanya. Kapag mayroong magandang loob, kasi yung amo ko, yung ibon na pilay, nako, kung pwede lang tumawag na sila ng 999. Kasi nurse ko, ng amo ko, gusto pa niyang gawan ng paraan para mabuhay yung ibon. Ako naman, sabi ko, sir, umalis na doon, gusto kong ihil, panalangin, bihil. E kaya lang, ganito na yung buhay niya eh. Nalungkot ako kasi I declare life, namatay. Wala, ako kasi ang mundo, hindi naman yan, sinabi ko eh. I declare life, namatay siya. Kung ano, gusto, eh, sabi niya mo, okay, control it. Opposite yata eh. Hindi natin alam eh, minsan, yung ito, patutuo ko, nung, kasi mag-glorify si Lord kapag ganun tayo mga